Okay, a very wonderful, blessed night to each and every one of us. Regardless of what you're hearing, the cat is so noisy right now, okay? Just ignore it and let us proceed dito po sa talatang babasahin natin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, "But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one." Okay, tandaan po natin, the Lord is faithful. Binibigay sa atin ng Bible yung katotohanan na huwag nating kalilimutan that the Lord is faithful. Kasi ang pangyayari po na kapag ka nalimutan natin na si Jesus ay kasama natin, pag nakalimutan natin yung identity natin sa Panginoong Hesukristo, doon pumapasok si taning. Amen? Doon niya i-infiltrate yung mga pagdududa, doon niya ilalagay sa isipan mo yung mga seemingly na parang walang pakialam sa iyo ang Panginoon, parang pinabayaan ka na, doon siya kumikilos. Tandaan po nyo, si Satan nakakakilos lang sa isipan ng mga Kristiyano. Hindi siya pwedeng pumunta sa puso ng Kristiyano dahil ang nasa puso ng bawat Kristiyano ay si Jesus Christ. Amen? Nakakalimutan lang natin yung identity natin minsan kasi sa mga pinagdadaanan sa buhay, sa mga katotohanan ng buhay, sa mga daily facts of living natin, yung mga, like for example, sa pera, sometimes sa mga financial relationships sa mga kapwa-tao natin sometimes, but it doesn't follow the Christ himself leave us. Hindi po niya tayo pababayaan. That's his promise before he goes to heaven. Sabi niya, "I will never leave you nor forsake you." Tandaan mo, Jesus is faithful. Tandaan nating lahat, including me, Jesus is faithful. Kung may pinagdadaanan ka, balikan mo ito, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, "But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one." Ever since, ang kaaway talaga ng Panginoon ay ang Satanas, si taning, ang Diablo. Amen? Si Satan po at work, so dapat at work din ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil daily, araw-araw, naghahanap siya ng opportunity para i-distract niya tayo. At pag nangyari yon, ayan na po yung tinatawag nating catastrophe. Alam niyo po ba ang pinaka-greatest catastrophe sa tao? Ano po? Ang pinaka-greatest catastrophe na pwedeng maranasan ng tao ay yung nakalimutan niya na si Jesus ay kasama niya. That's the biggest catastrophe. Si Pedro, kilala po niyo si Pedro, si Peter. Nakita nila si Jesus walking on water, right? Then sabi ni Peter kay Jesus, "Panginoon, kung kayo po yan, hayaan po ninyong lumakad ako sa water, papunta sa inyo." Sabi naman ang Panginoon, "Pedro, halika, lumakad ka." Lumakad naman si Peter. Nakalakad si Pedro ng mga 3 hanggang 4 na hakbang, sabi ng magagaling na scholars. Pero nung tanggalin niya ang kanyang paningin sa Panginoong Jesus at tignan niya yung paligid alon at piling niya lulubog na siya, nakita niya, dumalakad siya sa tubig, naging conscious siya sa natural. Pero nung conscious siya sa supernatural, which yung pag nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya. Amen? Pero nung tinanggal niya ang paningin niya kay Jesus, nagsimula siyang lumubog kasi nakita niya yung katotohanan niya, yung situation niya. Ganon din tayo. Ano ba yung situation ni Pedro? Nakita niya, nakatapak siya sa tubig. Nung nakita niya yung situation niya, delikado to ah. Sabi niya ganon, lulubog ako, lumubog siya. "Panginoon, tulungan mo ako." At ang kamay ng Panginoon nandoon na God at siya ay sinagip. Amen? So ganyan po kabait si Jesus. Ganon din po tayo. Gigising tayo, magdi-devotion tayo, ganado tayo, right? Pero pag dumating na yung time na inalis na natin ang paningin natin sa nabasa natin sa Bible, nagsimula ka ng pakinggan yung mga sinasabing negative na mga kasama mo sa bahay o ng mga kaibigan mo,
nagbukas ka ng cellphone, nagpunta ka sa Facebook o sa YouTube, puro mga pinarod mo doon, puro mga negative and all that, you know, naaapektuhan ka na ngayon. Inalis mo na ang mata mo kay Jesus. But, kung tatawag ka sa Kanya, He is faithful. Nakalagay dito, ayan. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. You know what? It's very good. He will establish you. He will establish you and guard you from the evil one. So ever since, ang kaaway talaga ay ang Diablo. Pero since we belong to Jesus, napagtagumpayan na natin yan. Because we are more than conquerors, sabi ng Bible. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do. Click the notification bell. Comment ka. Paki-share itong video. Para naman, mabless ang iba. Again, thanks. And Jesus truly loves us all.